At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pag-asa ng Bayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ay, hayop kang talagang Karyong ka. Gaganti ako sa'yo ngayon. Iintayin kitang pumasok dito sa barangayol. Pagpasok mo, sasakalin kita hanggang unti-unti kang malagutan ang hininga. Sukdulo ng puot na naipon dito sa akin. Kaya wawakasan ko na ang buhay mo. Ha? Ayan na siya. Paparating na. Ngayon, papatayin na kita. Papatayin kitang hayop ka. Hindi kita bibitawan. Papatayin kita. Teka, bakit parang may pumupulupot sa buong kong katawan? Napakalaking sawa pala itong nasakal ko. Naku po. Ay, naku. Pupulupotan niya ako. Aray ko. Ay, nilingkis na niya ako. No, lulululi niya ako. Saklulo! Tulungan niyo ako. Tulong! Aray ko. Pinipisan niya ng ilong ko. Aling Bibang, ano yung hinahanap nila? Ay, nako. Yung alaga nito mas nasawa. Nakawala yung pinakamalaki. Hinahanap nila ngayon. Nako, nakakatakot pala. Baka mamaya, biglang nasa harapan na natin. Oo nga eh. Nakakatakot. Ito naman kasing si Tomas. Sinabi na sa kanyang isurrender na niya sa DENR. Pero ayaw eh. Gusto niya daw alagaan. Tingnan mo nangyari na yun. Nakawala tuloy. Nandito na pala si Kapitan. Yan na pala si Kapitan, oh. Nakawala yung sawa. Pinang, Bibang, anong pinagkakaguluan ng mga tao dito? Ay, naku, Kap. Delikado. Yung alaga raw ni Mang Tomas na sawa, nakawala. Kaya hinahanap nila. Ano? Delikado. Pakitawagan ng mga sibi, oh. Sabihin mo na pumunta sila rito na tumulong sa paghahanap ng sawa na yan. Ay, tulong! Si Insyang, humihingi ng tulong. Hayan na siya. Ano kayang nangyari sa babaeng ito? Insyang, anong nangyari sa'yo? Kap, tulungan natin si Kakawa Dasyong. Nasa bigit na siya ng kamatayan. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nilingkis siya ng isang malaking sawa. At nilululun na siya. Nakutulungan natin si Kakawa Dasyong. Huwag na! Huwag! Hayaan nyo na lang siyang malulun ng sawa para mabawasan ang pasaway na kagawad. Kapitan! Animal, inatiyak laware. Ay, este, kamuntik na akong mamatay. Aray ko. Buti na lang at nalansi ko yung sawa. Pinakain ko siya ng manok. Kanino ba manok yung pinakain mo sa kanya, boy? Hindi ko alam, Kagawad. Basta nadaanan ko lang sa tapat ng bahay ni Mang Kanuto. Kinuha ko na kaagad at ipinakain ko sa kanya para bitawan ka. Gutom na gutom pala. Pati tao, kakainin na niya.
Buisit ang sawang yan. Pati ilog ko, pinipilit na hilain at lululunin niya. Ay, saray ko, namaga ang tuloy. Masakit. Alay. Ay, yung buntot, pinasok sa tumbong ko. Aray ko, para akong naalmuranas. May baling kagawad. Wala na dahil binugaw ko na. Teka, di ba? Tumawag ka ng mga CBO para tulungan ako. Saan sila? Ninako, Kap. Nagpunta ako sa kinaroroonan nila. Andun si Kapitan Karyong nang sinabi ko na tulungan ka dahil inatake ka ng sawa. Pero sabi ni Kapitan, huwag na raw. Ano? Pinigilan sila na sumaklolo sa kluluhan na ka. Ay, oo, kagawad. Sabi niya, hayaan ka na lang daw naming malulon ng sawa para mabawasan daw ang kalaban niya. Ano? Talagang mapapatay ko na siya, boy. Mapapatay ko na ang karyong na yun. Kung gusto mo, kagawad, ipaubayan mo na lang sa akin. Ako na lang ang papatay sa kanya. Tumigil ka na nga sa kayabangan mo, boy. Ano? Babihin mo yung sinabi mo, Bunjing, kundi maghahalo ang balad sa tinalupan. Aray ko. Visit kayo. Lasagi niyo ang ilog ko, aray. Umalis na kayo. At baka magdilim ang paningin ko, mapapatay ko kayo. Ate, papasok na ako sa trabaho. Huwag ka nang magbalot o maghanda ng baon ko dahil malapit lang naman tong bahay. Uuwi na lang ako ng pananghalian. Ah, sige Tintin, ikaw ang bahala. May pupunta na ako mamayang tanghali eh. Ikaw nang bahala dito sa bahay. Opo ate. Sige, maiwan na kita dito. Bye-bye. Ayan na si Tintin. Papasok na naman. Sana wala nang gagawin ng issue para sa kanya. Ha? Ang cellphone ko, nagre-ring. Sino ka itong tumatawag? Naku, si Veronica pala. Bakit kaya siya napatawag? Masagot na nga. Hello, friend! Bakit ka napatawag? Friend, nakisabi kay Kapitan ha, na hindi ako makakapasok ngayon dahil masama ang pakiramdam ko. Bakit? Ano bang nararamdaman mo? May sakit ka ba? Oo, kaya hindi ako makakapasok ngayon. Pakisabi na lang kay Kapitan. Bakit ako pa ang magsasabi? Ikaw na lang, tawagan mo. Ayaw ko nga makausap si Kapitan dahil masamang-masama ang loob ko sa kanya. Naku, friend, ayan ka na naman eh. Masama ang loob mo dahil kay... Tama na! Ayaw ko nang marinig na mabanggit-banggit mo ang pangalan ng babaeng malapit ngayon kay Kapitan. Laging nasa kanyang atensyon. Okay. Naiintindihan kita, friend. Sige. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Kapitan. Salamat, friend. Sige. Yun lang ang sasabihin ko. Salamat. Bye. Ay, ano ba naman itong si Veronica? Sobra ang pagkasilosa. Ang masaklap. Hipag ko pa naman ang pinagsisilosan. Ayaw mong mapaliwanagan. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ay, hayan. Nakapaghain na ako, kuya. Kumain na tayo bago ka pumasok sa opisina, Mau. Nagluto ka pala, Punyang. Parang may hihingiin ka na naman sa akin, ah. Alam ko na yung istel mo na yan, Punyang. Kung hihingi ka ng pera na pampariban mo, wala akong maibibigay. Dahil may 10 kababayan natin ang humingi sa akin kahapon ng tulong. Kuya,
Kahit magkano na lang ay bibigay mo, dadagdagan ko na lang. Sinabi ko na sa iyong kung pera ang kailangan mo, wala akong maibibigay. Ang kulit mo. Eh, pero kuya... Eh, tama na! Makaalis na nga. Sobra ka na, kuya! Kuya, sinigawan mo ako? Oo. Dahil nawala na ang pagturing mo sa akin na kapatid mo. Kung ibang tao ang hihingi sa'yo, binibigyan mo. Pero ako, nakadugo mo. Kapatid mo, pinapahiya mo tuwing humihingi ako. Nagkalimutan mo na, noong bata ba tayo, napatay mo ang kambing ni Mang Ikoy. Pinabayaran sa iyo, pero wala kang pera. At isusubong ka na kay Itay. Ayaw kitang mapalo, kuya. Kaya ginawan ko ng paraan. Nagnakaw ako ng 4 na manok. Pangsabong ni Lamang Damian. Ibinenta ko para may pambayad ka. Ganon kita kamahal, kuya. Pero anong ginagawa mo ngayon? Nakalimutan mo na. At pinagdadasal kita. Sana matapos na sa akademya. Dahil gusto kong isa ka sa matatawag na pag-asa ng bayan. Bunyag. Ngayon, kuya, matanong kita. Itinuturing mo pa ba akong kapatid mo o hindi na? Sagutin mo ako, kuya. Tama na, Bunyag. Tama na. Oo na. Nagkamali ako. At patawarin mo ako. Pero kung hihingin ka ng pera ngayon sa akin... Wala akong maibibigay. Wala! Wala! Naintindihan mo! Kuya! Ay, Tintin. Eh, kumusta naman ang pagtuturo mo? May mga magulang pa bang, kwan, nagpapasaring sayaw? Ay, wala naman na, Kapitan. Katunayan eh, kaibigan po na ang karamihan sa kanila. Ang daming nagbibigay ng regalo sa akin. Eh, mabuti naman kung ganun. Sige, pagbutihin mo ang iyong pagtuturo. Kung, magkaroon ka ulit ng problema, sabihin mo lang sa akin. Sasamahan kita na naman na pupunta sa opisina ni Superintendent. Maraming salamat sa iyo, Kap, ha? Nahiya na ako sa dami na nang naitulong mo sa akin. Okay lang yun, Tintin. Hangad ko lang na maturuan mong mabuti ang mga kabataan. Para maging pag-asa sila ng bayan. Ng ating inang bayan at hindi sila problema ng bayan. Opo, Kap. Hayaan nyo. Sisikapin ko pong mapagbuti ang aking pagtuturo sa kanila. Mahuli ka, Balbong! Nako, patay! Si Bunyang! Magawad, Asyong. Magawad. Oh, boy, patola. Boy, sa'yo, tiyahista. No? Si Buyas pala. Anong balita? Ano ba ito? Hindi ko matandaan yung pangalan mo. Nakagawad. May iskandalo na nangyari. Iskandalo? Anong iskandalo na naman yan, ha? Nakita namin ni Bonjing si Aling Punyang na nagtungo sa Nanghingaluan National High School. Nagkataon na nandun din pala si Kapitan at dinalaw si Tintin. Nako, yan ba ang sinasabi mong iskandalo? Walang kwenta yan. Meron, Kagawad. Anong iskandalo yon? Dumalaw lang siya. Wala namang nangyaring kapabalaghan. Meron, Kagawad. Habang nag-uusap sila, biglang hinalikan ni Tintin si Kapitan.
At tamang-tamang dumating si Aling Punyang. Kitang-kita niya ang pagdadampi ng kanilang mga labi. Kaya ayun, nagsisigaw si Aling Punyang. Sabi niya, nakabit daw ni Kapitan si Tintin. Ano? Nako. Ganyan ang nangyari doon, boy. Oo, kagawad. Maraming nag-video. Nako. Siguradong magbabiral na naman yun sa social media. Magandang balita nga yan, boy. Ha? Kailangan na makakuha tayo ng kopya ng video para may ipapakita tayong ebidensya sa kinauukulan. Opo, kagawad. Ito, isiisip na natin ang bidyong nakuha ko. Ay, patay ka ngayon, Tinten. Tinitiyak ko na matatanggal ka na sa serbisyo sa loob ng linggong ito. Kagawad, Gusting, bakit naman ganun ang ginawa sa akin ni Aling Punyang? Wala naman kaming relasyon ni Kapitan, na masyado niya akong nilait-lait. Marami pa namang nakarinig. Sobra na siya. Ganun ba? Kailangan mabigyan ng leksyon ng matandang yun. Anong gagawin ko ngayon, kagawad? Hindi na ako makalapit kay Kapitan. Dahil lalong iisipin ng mga taong totoo ang sinabi ni Aling Punyang na may relasyon kami. Bakit ganito ang ginagawa nila sa akin? Hindi na nila ako tinitigilan. Bakit? Umakap sa akin? Oh, nako. Nang-iinit kagad ang damdamin ko. Parang gusto ko na rin siya yakapin. Tapos hahalikan ko siya. Bakbango niya. Natutokso na talaga ako. Nako. Kagawad. Napakasakit ng loob ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kanina pa ako lalapit. Nahingi ng tulong ngayon. Kanino, kagawad? Ha? Ano? Pwede rin na sa akin ka nalang lumapit. At pinapangako kong gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Eh, dahil na mahal kita eh. Ang ibig kong sabihin, kaibigan ko ang Kuya Donis mo. Kaya ituturing na kitang anak. Ha? Totoo, kagawad? Sige, mula ngayon ay ituturing na rin kitang parang tunay na tatay. Nako, niyakap ako ng mahigpit na mahigpit. Yayakapin ko na rin siya ng ganito. Kagawad, salamat. Dahil nakatagpo ako ng taong katulad mo na nagturing sa akin ng parang tunay na anak. Sige, higpitan mo pang yakap mo. At higpitan ko rin yung yakap ko sa iyo. Halikan ko na siya sa labi. Tutan, wala namang makakakita sa amin. Ngayon, inilipit-tulipit na kita. Sasamantalahin ko na. Ay! Anong ginagawa ninyo? Nagro-romansahan kayo dito sa likod ng barangay hall. Kagawad! Ha? Si Boy! Nakita tayong nagyayakapan! Ha? Nako! Patay! Ginabituloy ako ng uwi. Mabuti na lang at sinamahan ako ni Kagawad Gusting kay Mr. Douglas Baraco. Ang ganda ng paliwanag niya. Ayon sa Roma 12:17-28, sabi, huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maari, mamuhay kayo nang may mapayapas sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo yan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa.
Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ah, nandito na pala ako sa bahay. Papasok na ako. Mabuti naman. At nandito ka na, malanding babae. At, bakit kaya sinampal ni Pining si Tintin? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod at huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pag-asa ng Bayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!